Okay, good day mga Rema, mga Repa. Kumusta na kayo? Again, ito na naman ang inyong karepa na si Edwin. Ang pagbabalik, kasi alam natin medyo may katagalan na ng huli tayo nag-vlog, no? And again, pasalamat tayo sa Diyos na ikaw na nanonood, sana ay nasa mabuting kalagayan, ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Sana'y dat na ng aking vlog na nasa malusog na pangangatawan at magandang kalagayan. Okay, kumusta na? Medyo naging busy-busyan ako nito mga nakaraang buwan. Kasi nga, dumaan din ang holiday season. Kaya, yun, talagang dami ginagawa. Pero, nga, as I was browsing yesterday, kahapon nga nag-browse ako, nakita ko nga ang dami ng comment. And, yun, pasensya na nga pala, no, dun sa mga nag-message sa akin sa Facebook Messenger, medyo hindi ko nasasagot yung iba kasi sa totoo lang, kami natatabunan yung mga iba kong message. Sa mga iba nakapag-reply ako, pero sa mga iba hindi ko na magawang ma-reply. Actually, pinaplano namin ni Mrs. na nagawa na kami ng page na ano lahat ng mga tanong tungkol sa pagbibigas, no? Ayun. Dito lang ako para magbasa ng mga babasahin ko yung mga ibang comments. Actually, overwhelmed ako, nakakapalakpak talaga ng tenga, no? Na yun nga, nagiging kahit papano, nagiging inspirasyon ako for kahit papano sa maliit na aking kaalaman tungkol sa pagbibigas, nakakatulong ako, yun nga, especially sa mga OFW. I'm so thankful and honored na nakikinig kayo sa akin, na pinakikinggan niyo yung mga pinagsasabi ko. kahit papano, nakakatulong sa inyong pagnenegosyo. Yun nga, sa ngayon, magbabasa lang tayo ng mga questions na galing sa mga tropa natin, sa mga repa pips natin, no. May nabasa nga rin ako na tinatanong ko magkano po yung naging puhunan nyo nung nagtayo kayo ng bigas. Gaya na sinabi ko nga nung part 2 yata or part 3 nung aking vlog, nagsimula ako ng 100,000. Pero that time, medyo mababa pa talaga ang price. I think nung unang pinakamababang sako noon is per sako noon is nasa 1,180, 50 kilos na yun, na hindi yung 25. Eh compare ngayon, usually ang mga presyo ngayon nasa 1,819, medyo malaki talaga ang difference from noon. Talagang malaki ang difference. So siguro sa ngayon yung 100,000 mo, medyo hindi siya ganun karami gaya nung sa akin. Example, no, ang presyo ng bigas nasa 2,000. So kung mga 50 sacks, ang average kasi 50, yun nga, 2,000. So mga 50 sacks, so 100 na yun, konti pa lang 50. So ngayon medyo may kataasan. Siguro I think ang pinaka-safe ngayon is nasa 200 to 150,000. Yan, safe na safe na yan. Kung magtatayo ka ng isang bigasan business, talagang bigas lang. Okay? Ito pa. Yung magandang tanong din to, no, isa nating karepa. Paraw yung mga kadalasan nagiging problema sa pagbibigas. Actually, ito, sabihin ko lang muna, no, compare sa ibang negosyo, sasabihin ko or may pagmamalaki ko na sa pagbibigas, hindi ganun kalaki ang operating expenses, no? Like for example, yung mga ibang negosyo, kailangan mo mag-consume ng malaking kuryente, malaking bayad sa tubig, yan, sa telepono, yan, internet, yan, for example, yung mga computer shop, yan, aircon, yan, malaki ang binabayaran sa expenses ng per month. Unlike sa pagbibigas, very minimal lang, no? Very minimal. Kasi hindi ka naman gagamit ng aircon, hindi ka rin gagamit ng too much na electricity. Kasi ako, like ako, dito sa pwesto, ang gamit ko lang, meron akong computer, meron akong television, siyempre naka-TV Plus, electric fan, ilaw sa gabi. Kumbaga ganun lang. Hindi siya ganun kalaki. Ang kuryente ko rito, siguro mga nasa 500, 700, ganyan lang. Hindi siya ganun kalaki. Yun ang parang advantage ng bigasan. Ito naman, yung mga nagiging problema. actually, noon, problema talaga namin to, no? Yung mga ipis. Simula tayo sa ipis. Ang ipis kasi, syempre, ano yan, ang dami, no? So, ang ginawa namin, hinanap namin kung saan ang galing. And then, we found out na since nga meron kaming rito sa lugar namin, merong kanal dito, ang ginawa na, napansin namin na every night, doon naglalabasan yung mga ipis. Hindi ko alam kung bakit, paborito na tambayan itong bigasan, eh, yung mga ipis na to. So, ginawa namin, tinakpan namin ng chicken wire yung impornal.
Yun, na pag tinakpan niyo yung imbornal, huwag niyo tatakpan ng buo kasi iba kahoy pinatatakay. Kasi pag tinakpan niyo ng kahoy at or ng medyo solid or talagang walang butas, syempre, may ipon yung tubig, babaha. So, pinaka-advice na, yun lang, chicken wire, may maliliit lang na hindi makakalabas ng ipis. At the same time, makakadaloy ng maigi yung tubig. No? Tapos, yun nga, hindi makakalabas yung ipis. Yun, napansin namin. Tapos at night, minsan may nakakalusot, nag-spray kami every night. No? Hanggang sa totally wala na. Kasi alam naman natin yung mga ipis. Once sa pinatay mong ilaw, sa pwesto or sa tindahan o sa bigasan, dyan naglalabasan yung mga yan. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Talagang mandidiri ka sa sobrang dami. Tapos magugulat ka na lang, nasa loob na ng mga rice box. Parang, yun, talagang dapat iwasan yung magkaganon kasi nakakaya sa customer. And then, yung mga Mickey Mouse. Doon, naggagawa pa kami ng mga trap, yung mga malagkit, no? Yung sticker trap. Yan, nilagay namin dyan. Then, kinabukasan, may nauuli. Minsan wala, minsan meron. Tapos, yun, ang ginagawa namin, syaga lang talaga sa paglalagay ng mga trap. Minsan din, maganda rin daw yung pagkain na nilalagay, yung parang yung mga lason. Kasi kami, once ginawa namin yan, okay, nakain niya yung lason. Pero ang problema niyan, once na nilason yan, hindi mo alam kung saan siya matutulog, kung saan siya mamamatay, yun ang problema. Until such time na bigla na lang siyang babaho. So ngayon, problema mo, sasakit ang ulo mo sa kahanap, hindi mo makikita. Yun, mahirap hanapin. Ang pinakamaganda talagang solusyon na nagawa namin ay nag-alaga kami ng kuting. Nag-alaga kami ng kuting hanggang sa tinuruan namin na kung saan ka dudumi. Ang ginawa pa nga namin, bumili kami ng parang litter box ba yun? Litter box para sa pagpupupo siya. Yun, tinuruan namin hanggang sa natuto siya, hindi na siya nagdudumi. Doon siya nagdudumi, at least hindi kung saan-saan. Kasi syempre, pagkuting, kailangan turuan mo. Yun, malaking tulong sa amin si Munin. Yan, nawala talaga yung mga dagadati-rate na nakakita ko. Minsan, nasa harapan mo, minsan dumadaan sa gilid. Ngayon, takot sila kasi meron ng Munin, no, na magbabantay. So, advice, pusa. Pinaka-the best na solution sa mga taga. Okay, gaano katagal ang stock mo? Gaano katagal, siguro ang ibig sabihin is gaano katagal ang pag-i-stock ng bigas, no? Dapat 'yan bago mag 7 days or bago mag 6 days, 5 days, bago mag 1 week dapat 'yan dispatch na agad 'yan. Hangga't maaari, dapat mabilis kasi iwasan natin yung mga may stock, no? Ang problema yung bukbok. Actually sa bukbok talagang hindi maiiwasan sa bigas 'yan eh. Yun nga, dapat especially yung kapaligiran mo, dapat talaga isituit na malinis. Yung bukbuk kasi talagang normal eh. Tingin ko normal talaga yan eh. Talagang nagkakaroon talaga ng bukbuk minsan. Yung alaal na pag medyo may katagalan na. Talagang na nagkakaroon ng bukbuk. Kaya hanggat maaari, ang pagtitinig ng bigas, sabi ko nga, di balik maliit ang tubo, basta mabilis. Kumaga, tulak ng tulak. Benta, kuha. Ganun lang. Huwag kayong masyadong tutubo ng malaki. Kasi pag dumubo kayo ng malaki, tatagal lang benta niyo. Di baling maliit ang tubo, basta mabilis. Okay? Ilang sako per variety? Again, kasi dito sa amin, for example, dito sa amin, ang mabibenta rito is yung mga presyo. Meron akong pinakamababa ko pa lang is 35. Pero yung 35, hindi siya ganun kagandahan. Pinakababa ko 35, tapos meron akong 38, 40. Yung mga price na yan, yung mga 38, 40, 42, hanggang 45, mabenta yan. Kasi nga, unang-una, sinasaalang-alang ng customer, tandaan nyo, is yung baba ng presyo. Alam naman natin na hindi lahat tayo ay pare-pareho ng estado. Of course, yung mga iba talagang budget, no? So, mas mura, mas pinaprefer nila. Pero syempre, ako naman, bilang natitinda, I see to it na yung mga binibenta ko kahit na mura siya is quality pa rin. Actually sa 38, ang late lang ng tubo ko dyan. Kasi syempre, ayoko siya tubuan ng malaki. No? Kasi alam naman natin yung mga tropa natin, mga dapperkans natin or mga karepa natin na hindi ganun kalaki ang sweldo. Syempre, kumbaga, alam mo sa pagnenegosyo, mga repa, hindi lang naman puro hamig ang kailangan mo eh. Hindi yung puro
kikitain mo or tutubuin mo. Alam mo, masarap din kasi sa pakiramdam talaga yun. Ito, hindi ako nagbibiro ah. Honest to goodness. Masarap din kasi sa pakiramdam na, alam mo yun, kahit papano in your own little way, nakakatulong ka, especially sa mga kapuspalad natin, mga karepa-karema. Makakain sila ng masarap na kanin sa maliit na halaga. Okay na yun eh. Alam mo, iba yung, kasi kumakalat dyan eh. Mansa, uy, dyan kila Repa Pips Edwin, murang entertain lang. Magandang klase na. Minsan naka-compare nila sa iba, entertain dito sa may, halimbawa, sa ibang lugar, o sa ibang tindahan, eh, hindi ganun maganda. Kila Repa Pips Edwin, maganda na. Kumaga yun, yung nagiging kwento ka sa mga iba na, ay, entertain nila, maganda, maayos, kumaga, masarap, para sa ganun presyo, eh, talagang napakatuwiran. Yun nga, yan, sa mga bababa, hindi ganun kalaki ang tubo ko dyan. Sa totoo lang, minsan nga halos wala na eh. Kasi para lang mabigay mo yung magandang quality, yung magandang kanin para sa kanilang pamilya. Okay na yun. Bumawi ka lang sa iba. Bumawi ka sa 40, sa 45, sa 50. Doon ka nalang bumawi. Mas importante yung pababa mo, eh, makatulong ka. Makatulong ka na merong maihahandang masarap na kanin yung isang padre de pamilya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Okay, yun. Siyempre, yung mga 38, 40 yan. Damihan mo ng stock yan siguro. 10 sacks is enough, no? Yung 10 sacks, 50 kilos. Of course, pag take the 25, magiging 20 yan. Ito, kung makikita nyo sa likod ko, meron akong 25 kilos, meron akong 50. Okay? Itong Pope's Choice, at saka yung Golden Sun. Ako kasi, sa totoo lang, mas prefer ko yung 25 kilos, no? Mas madaling buhatin, saka mas madaling ikamada. Unlike yung 50, okay din naman, madali lang, kaya lang tatagaktak lang talaga ang pawis mo pag nagbuhat ka. 50 kilos sa 25, yan. Ito kasi, usually ang tawag nila rito is isang kaban, yan, 50 kilos. Ito kalahating kaban, which is 25 kilos. Maraming nalilito dyan eh. Minsan akala nila, yung basta isang sako is isang kaban. Hindi po ganun. Ito po ang isang kaban. Ang isang kaban is 50 kilos and then ang kalahating kaban is 25. Yan, tatandaan nyo yan ha. Dapat ganun. Isang 25 saka isang 50. Yan ang difference ng mga sako. Yan, kung mapansin mo, ganda ng mga sako ko, mga plastic. Unlike dati kasi yung mga sako, yung mga ordinary, yung parang mabilis, minsan hindi yung tusukan. Ito nga pala mga ganito, hindi mo pwedeng tusukan. So, makakasiguro ka rito na talagang eksakto sa timbang. Kasi nga, once na binutas mo yan, halatang-halata na. No? Kaya ako hanggat maaari, kinukuha ko mga ganyang sako para at least talagang iwas butas. Yung tinatawag nilang buriki. Yan. Talagang dati usong-uso yan eh. Tinutuso. Ito. Ito kay Fermilin Joy Manabat. Alam mo nung nabasa ko to, natuwa ako na parang antig din ng damdamin ko. Kasi nga, nakita ko rin yung mga pinagagagawa ko noon. No? So kay Miss Fermilin Joy Manabat. Ito, basahin ko lang. Mabilis lang naman to. Hello po, Repa. Gusto ko lang mag-thank you sa inyo sa pag-inspire. Wow. Nag-start po ako ng bigasan noong January 2022. 13 sacks lang siya nag-start, no? Medyo ito, share ko lang ha, para tisma yung mga ibang karepa pips natin dyan, matutawa kayo pag narinig ko itong kwento to. Ako kasi talaga natuwa ako. Nagsimula ro siya, 13 sacks. Medyo matumal po noon. Pero never naman po ako na zero. Nasa 800 to 1,000 po ang benta ko doon. Sabi niya. Masaya na po ako pag umaabot ako ng 2,000. Okay? Bigla ko lang po naisipan mag-search sa YouTube about bigasan. At ikaw po ang una kong napanood. Wow, swerte ko naman. Maraming salamat. No? Lahat po ng tips nyo, ginawa ko. Nag-alok po ako kahit sa malalayong lugar nang hiram po ako ng motor. Tama, nang hiram siya ng motor, no? Para lang makapag-alok. By the way po, single mom po ako. Alam mo, sa mga single parent talagang, kutsa, saludo ako. Ang tindi ng mga sakripisyong ginagawa nyo. And of course, kasama nyo ako. Kasama nyo ang aking pamilya sa pagdasal na maging matagumpay kayo. No? Talagang bilib ako sa inyo, mga single moms, mga single dad. Talagang gagaling nyo. Saludo. By the way, single mom po ako. Pag nag-aalok-alok po ako, anak ko po ang nagbabantay sa bigasan. Okay, kaalok ko po at kagaya ng mga style nyo,
Nakakuha po ako ng suki. Wow, thank you, thank you. Sa lahat po ng tindahan dito sa amin, lahat ng iskinita, dinaanan ko po sa pag-aalok. Pero mas nakapag-alok po ako sa malalayo. Okay. So, siyempre nga naman, kalaban mo eh. Diba? Doon ka sa medyo malayo, parang hindi mo siya makakalaban. Kasi tingin nila, competitor ka. Okay, kasagsagan po ng pag-aalok ko ay March to May. Summer po noon, sobrang init. Ako yun nga. Actually, naranasan ko rin yan. No? Yung pag-aalok talaga ang hirap. Ang hirap talaga. Mangingitim ka. Sabi ko nga sa'yo, nag-alok ako dati ng bigas eh. Pupunta ako sa mga tindahan. Kahit di ako na hindi garila, papasigarilyo. Para lang maging matagal lang yung tambay mo hanggang sa magkaroon kayo ng rapport nung may-ari ng tindahan. Kwento-kwento, ganyan. So, ano ba to? Iniisip ko po, nasa laba ko. Yan, nag-iskinita raw, dinaanan ko po sa pag-alok. Mas nag-alok ko sa malalayo, free deliver po kahit malayo. Halos 50 to 70 lang po ang tubo ko sa isang sako. Di talaga ganun kalakas. Pero pag mabilis, mas malaki ang tutubuin mo. Malaki ang magiging total, no? Ang inisip ko po, panggas ko na ang kinita sa isang sako kahit saan ako makarating. Kasagsagan po na pag-aalok ko ay March to May, summer po, nung sobrang init. Umaga po ako, nag-start mag-alok. Hindi po ako, ito ang galing eh, hindi po ako umuuwi hanggat walang naalok. So parehong-pareho pala tayo, totoo yan. Ako rin, during those days, hindi talaga ako umuuwi nang wala akong naalok kahit isa. Talagang dapat meron at meron. Galing mo sis. Awa po ng Diyos, araw-araw po ako ng awa po ng Diyos, araw-araw, meron po ako daw siyang naalok. Minsan nga daw, parang naawa na lang po yata sa akin. Binibilhan po ako ng 1 kilo dahil lagi po ako may baon na tag-1 kilo na sample sa iba-ibang klase. Galing. Ngayon po ay nasa 100 sacks na po ang laman ng tindahan ko. May motor na din po ako. Galing mo naman sis, ang galing mo naman. Yun. Actually lahat naman talaga ng bagay, nag-start talaga sa wala, no? Or nag-start sa konti. Yun nga, sa sobrang, sa pagtsatsaga, yun na rin talaga ang pinaka-importante sa pagdadasal, no? Talagang minsan, pag nag-start ka ng business, parang akala mo, wala, hindi naman worth it eh. Kumbaga, huwag kang mainip Brad, huwag kang mainip Repa-Rema. Kumbaga, magtsaga ka lang, importante talaga. Since nandiyan lang resources mo, nandiyan na ang capacity mo, I think ang magiging kulang lang talaga is yung talagang faith mo kay God. Kumbaga, yun ang pinaka number one, no? Faith mo kay God. Everyday, bumenta ka man o hindi, dapat magpasalamat. Kasi, yung alam mo yon, magising ka lang sa umaga, makita mo lang yung mga mahal mo sa buhay, na nasa maganda ka lang. Alam mo, ang laking blessing na yan eh. Alam mo, ang laking blessing na yan. At saka yun nga, kahit bumenta ka, ay kahit di ka bumenta, magpasalamat ka pa rin. Kumbaga, pasalamat ka, and hopefully, pag-pray mo, the next day, makabenta ka hanggang sa kumanda na kumanda ang inyong negosyo. Kumbaga, huwag kang hihinto. Kumbaga, sabi nga sa kanta ng isang favoritong band, keep the faith, no? Keep the faith. Okay, yun. Ngayon po, ay nasa 100 sacks na po ang laman ng tindahan ko. Wow, ang galing naman. May motor na din po ako at nakapag-aral na po ang anak ko sa magandang eskwelahan. Uy. Basta po, pagising ko, nagdadasal po ako at bago matulog. Which is tama nga naman talaga. Thank you, Repa, sa mga tips. Tsagaan at lakasan po talaga ng loob. At kailangan po mag-vitamins. Yes, tama. Mag-vitamins. No? Kumain ng masustansyang pagkain. Talaga para sa may malakas na pangangatawan. Wala po akong boy or kasama sa tindahan. Ako po ang nagde-deliver hanggang ngayon at ayaw ko po ng may lalaking kasama. Nako. Hindi ko na alam ba't ayaw may kasama lalaki. Pero sana sis, hopefully in the near future, sana maganda rin kasi may kasama kang lalaki na mapagkakatiwalaan. Kasi syempre pagbubuhat, hindi pang babae yan eh. Although alam ko kayang-kaya nyo naman, alam ko malakas ang mga kababaihan natin. Pero syempre mas... alam naman natin na lahat tayo pantay-pantay, mga palalaki, mga pababae. Pero ako kasi ayokong nakita nagbubuhat ang babae. Ako nga, pag may bumibili dito ang babae, minsan pag may sasakyan, kahit sabi mo 5 kilos, ako nagdadala, ako nagbubuhat sa sasakyan. Ma'am, ako na po magbubuhat.
dinadala ko sa sasakyan niya. Kahit sabihin mong 3 kilos, may isang kahit kayang-kaya nilang buhatin, wala lang. Para nasanay lang ako na ayoko nagbubuhat ang babae. Hanggat maaari. Alam ko kayang-kaya niyo mga sis, no, mga Rema Bibs, alam ko kayang-kaya niyo magbuhat. Pero hanggat kaya ko, ayoko nakakita na babae ang nagbubuhat. No? So yun, ayaw rin yan ang boy. Anyway, maraming salamat sa, ayun, kay Miss Premilin Manabat. Maraming salamat sa iyo sa binigay mo yan sa comment mo, napakaganda. And malay mo, hopefully, pagdating ng araw, Miss Firmalin Manabat, ikaw na ang pinapalood namin sa YouTube. Nag-share ka na rin ng mga tips, mga inspirations mo. Nag-share ka na rin ng mga kung paano mga pangmalakasang galawan sa pagbigas. Hopefully, ikaw naman, next time, ikaw mapapanood ko sa vlog, no? Oh, ang galing. Ayun, yan, kay Sir Bahonir Hazim, hindi ko alam kung tama pronunciation ko, sobrang nagpasalamat po ako sa katulad nyo, sir, kasi ang laki ng maitulong nyo sa amin, lalo na kami mga OFW, sa pag binigay nyo po ng mga tips about bigasan. Sha'ala, lalago pa ang bigasan nyo from Quiet City. Yun. Alam nyo, ang daming comments, no? Talagang sobrang thankful ako. Nakakapalakpak talaga ng tenga. Pwede nyo makita mga repa, kung totoo sinasabi ko sa comment. Pwede kayo pumunta sa mga vlogs namin and then basahin yung mga comment, no? Nakakatuba. Feeling ko ang galing-galing ko, eh. Pero sa totoo lang, hindi pa ako ganun kagaling. Hindi pa ako ganun. Konting-konti pa lang yung natututunan ko or ina-apply ko lang kung ano yung tingin kong tama. Actually, may nag-comment din dito. Sabi niya sa amin, eh, sir, sana one time i-vlog mo naman or i-video mo naman yung kung paano nagtitinda. Siguro, pwede siguro one time, no? Tatapat ko yung camera sa may bigasan, kung paano yung ikot, paano yung pag-aalok. Siguro, gagawin ko yan one of these days, mga repa peeps. Para, kumbaga, yung actual na scene or actual na pangyayari habang kasagsagan ng rush hour or yung kasagsagan ng kalakasan ng tinda. Kasi usually sa pagbibigas, alam naman natin yan, ang kasagsagan or ang kalakasan ng benta is yung umaga. Tapos medyo hupa ng konti yan, lalakas uli yan pagdating ng lunchtime, no? Medyo dadami uli. Tapos medyo pahinga, petix-petix yan. Pwede kang matulog, pwede kang mag-siesta. Lalakas uli yan mga bandang alas 4. Alas 4 hanggang alas 7. Doon na. Yun na yung mga time na mga talagang kalakasan. No? Tandaan yan, sa umaga, mga mula 6 o'clock hanggang 8, then pahinga ng konti. Lalakas uli yan mga bandang 10 o'clock hanggang 12, then pahinga na naman. Lalakas lang yan mga bandang alas 3:30, 3:30 hanggang minsan hanggang 7 o hanggang 8. Yun na yung kalakasan ng benta. So, tandaan nyo yung mga oras na yan. Iisip pa ako kung ano pa yung pwede kong ma-share sa inyo. Yun, gaya nga ng mga huli kong vlogs. No? Sana kung may mga questions kayo, tulungan nyo ako mag-isip ng mga tanong na tignan ko kung kaya kong sagutin. No? Tulungan nyo ako. Yan, from Singapore, from Hong Kong, Taiwan, Kuwait, tapos KSA. Alam nyo guys, ako rin naman, nanonood din ako ng mga vlogs ng mga iba-ibang karepa peeps, karema bis natin, mga magbibigas. And inaamin ko naman, ako natututo ako sa kanila. Marami rin ako mga vlogs na pinapanood. Natututo ako. And siguro, baka sila nanonood din ng mga vlog ko and kahit pa natututo sila sa akin. Kung magdadugan naman yan, eh, palitan lang tayo ng mga ideya kasi hindi naman porke na una ako sa pagbibigas, ako na magaling. Hindi ganon. Kung maga, ako, nanonood ako ng mga vlogs ng iba, natututo ako sa kanila. Marami ako natututunan. Actually, marami ako natututunan. And ina-apply ko. And I'm proud to say na ina-apply ko yung mga natututunan ko sa kanila. And hopefully, ganun din sila. Kung sino man mga nakapod ng vlog ko, sana natututo rin kayo sa akin. Kumbaga, na i-apply nyo rin sa inyong araw-araw na pagbibenta. Yun. Hopefully, sa next vlog ko, sana makita-kita ulit tayo nga. Yung nabasa ko nga itong vlog, and next time daw sana, yung actual na habang nagtitinda, actual scene, kumbaga makita ko yung mga customer, kung paano sila nagtatanong, kung paano ka nagbibenta, kung paano ka nagsasalok, yan. Ayun, sa pagsasalok pala, meron akong malaking panalok, meron din akong maliit, kaya pakita ko sa inyo.
Ito pala ang aking panalok. Ito yung malaki. Pagbabilisang salok. Ito naman yung maliit. Usually ito, sa mga 25 kilos na sakop yan. Kasi mas madali siya ipasok. Ito pang mga 50 kilos. Sa pag mabilisan talaga. Diba? Ganda. Yun. Hanggang dito lang muna mga rema, mga repa. Ang aking pag-share ng mga tips. Yun. Sinare ko lang sa'yo. Actually, nang-miss ko lang talaga kayo. No? Nang-miss ko kayo ng sobra. Kasi may katagalan talaga nung ulit tayo ng vlog. And hopefully, itong mga darating pang araw, makagawa ako. No? And please, kung may mga tanong kayo, pakilagay na lang sa comment section. At talaga, ito, medyo alam ko namang hindi na ako magiging busy nito mga susunod pang araw. Talagang I see to it na sasagutin ko isa-isa. Isa-isa. Promise yan. Sasagutin ko lahat ng mga questions nyo sa abot ng aking makakaya. Okay? Again, ito po ang inyong Repa Pips na si Edwin. Nagpapasalamat at again sumasaludo sa mga tropa natin, sa mga Repa Pips nating OFW. Naway balang araw dito sa Pilipinas magkita-kita tayo. At i-share nyo naman sa akin ng inyong tagumpay. Okay? Hanggang sa muli. Again, please do subscribe to our YouTube page, Pamilya Martin. Again, nagpapasalamat ako uli. Hanggang sa muli natin pagkikita. See you when you see us. Bye!